Naguulam din po ba kayo ng ganito? Ganito po ang Buhay Probinsya. Kapag nga may tanim ka dito sa bakuran, ay pwede ka nang kumuha ng mga gulay-gulay na pwedeng ulamin. Kapag nga malawak ang inyong bakuran at meron kayong mga tanim na ganito, ay meron kayong mapagkukunang ulam. Ganito nga yung Buhay Probinsya. Kapag nga walang ulam, ay kumuha ka lang ng talbos ng kamote at malunggay, ay makakalibre ka na ng pang-ulam. Kumuha nga rin si Dada ng dahon ng gabi pandagdag. At eto, meron na rin bunga ang kanyang tanim na sitaw. Pwede na rin pandagdag. Sakto na ito sa amin hanggang mamayang gabi dahil hindi naman kami masyadong malakas kumain ng gulay. At kumuha na nga rin si Dada ng inyog at gagataan namin ang mga nakuha naming gulay. Dito nga sa probinsya ay hindi na namin kailangan bumili ng inyog. Hindi ko alam kung magkano na ang presyo ng ganito doon sa Maynila. Kumuha nga muna ako ng basot para masahod ko ang sabaw ng inyog. Masarap kasi itong inumin at masustansya. Maganda daw to para sa kidney. Akala ko nga akong iinom si Dada pala. Buti nga't nakagawa na kami ng sarili naming kayuran. Dati kasi nanghihiram lang kami. Maganda kasi pag may sarili. 100 pesos lang naman yung binili ko yung bakal na nasa ibabaw. Tapos si Dada na yung gumawa. Naalala ko pa yung panahon ko pa ng kabataan. Hindi pa nga natatapos kayurin, eh pinapapak na namin yung nyog. Ewan ko ba bakit ang sarap-sarap papakin yung nyog, lalo na pag merong kang hilaw na saging at merong kang putong kutsinta. Grabe, ang sarap talaga. Habang ang hinahanda ni Dada ang mga gulay, ay ako naman ang magpipiga ng nyog. Ang una kong ang gagawin ay itatabi ko muna yung unang piga. At ang pangalawang piga naman ay yun ang una kong ilalagay. Inuna ko nga muna yung gabi. Mamaya naman daw isusunod ang ibang mga gulay. Naglagay nga muna si Dada ng luya sibuyas bawang. Simpleng ulam para sa iba, pero sobrang nakakabusog na. Maglalagay na pala si Dada ng luya sibuyas bawang at titimplahan lang ng magic sarap at konting asin. Grabe, sobrang masustansya na talaga itong ganitong ulam. Dito lang yan sa probinsya. At pagkakulunga ay nilagay na ni Dada ang talbos ng kamote at ang malunggay. Wow, ang sarap ng amoy. Masarap sana itong ipartner sa tuyo or bulat. Kaso ay wala kami ngayon. O siya, kain muna tayo. Pagkahapon naman ay nagluto si Dada ng spaghetti para sa merienda. Ang kaso ay wala kaming stock na hotdog, kaya ang inilagay na lang ni Dada ay corn beef. Sorry, hindi ko na na-video. Ang bilis kasi ni Dada magluto. Naglagay din daw siya ng condensed at cheese, kaya masarap pa din. Kahit walang hotdog na halo, hotdog lang naman ang kulang. Kaya eto na, merienda na. Dito na nga kami nagmerienda sa labas dahil nga mainit sa loob. Merienda po tayo. Thank you Lord sa blessing. Thanks for watching guys. God bless.